Alam niyo ba yung alamat ng asin? O yung umiikot na urban legends tungkol dito? Alam naman natin na isa rin to sa mga pangunahing sangkap sa pagpapalasa ng pagkain, pampaalat, kung pwedeng sausawan. Minsan, ginagamit itong pampapreserba, pampatanggal lansa ng isda, saka sa karne na rin, para mapahaba pa ang preservation nito. Nung ginagamit ng mga ninuno natin sa bandang norte, walang freezer noon, kaya asin ang gamit. Dati pang araw ay ginagamit ng unang pampahalo sa adobo na wala pang toyo. Tinawag ng mga Espanyol na o ng mga Kastila na adobar. Pero lingit sa ating kalaman ay meron pa palang misteryo na umiikot tungkol dito sa asin. At itong ikikwento ko sa inyo o ibabahagi ko sa inyo sa araw na to. Nagtatrabaho bilang cook sa isang Filipino restaurant dito sa probinsya namin mga panahon na yun. Culinary ang kinuha ko. Nag-HR rin pa ako dati. Hindi ko talaga mag-estima ng mga bisita, kaya ito lang ang kinuha ko na kurso o profession na rin. Gusto ko kasi maging chef balang araw, pero ngayon cook na muna para medyo ma-practice at magkaroon ng experience sa larangan ito. Yung magda ng isang linggo, may dumating kaming di nasa na bisita. Iti Ronnie. Edad niya ay 40 pero mukhang bata-bata at masigang pangatawan. Isa siyang membro ng Philippine Army o mas kilala sa elite na Scout Ranger. Natuwa naman ako kasi matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Isa siya sa paborito ko na tuwin. 12 anos ako noon ng mapasabak sa gera at matagal-tagal nang hindi kami nakikita. Ang namimiss ko sa kanya ay marami siyang kwento tungkol sa mga enkwentro nila sa bundok. Nawiwili naman ako. Oh Billy, kumusta ka na? Pamilya na ba? Wala pa po, Tio, Ronnie. Kaya po, buti ngayon laki na pasyal. Alam mo naman ang trabaho. Pero susunod eh, magre-retiro na rin ako na maaga, sabi niya. Po, eh si Chang po, ayun, nag-aalaga ng munting negosyo yung bigasan. Okay naman po pala. Palita ako, masarap para magluto. Oo po, yun po yung trabaho ngayon, cook. Pag susunod chef na. Natutupad yun, masipod ka naman eh. Sabi niya sa akin, nanangit eh. Nasa alas kami noon. At nainom na San Miguel beer. Tigisa lang naman kasi bandang alas 3 na ng hapon noon. O lampas na. Batigin siya sa enkwentro sa Mindanao. Panong panihirap. Mga kalimitan, abusayap ang operation nila. Mga abusayap na walang magawa. Eh mabuti na at mapatay lang nasa isip-isip ko habang kinikwento yung mga enkwentro niya ulit. Chong, ba't hindi ba matapos-tapos siya ang Tio Ronnie? Gawa ng problema na ng bansa yan eh. Ay nako Toy, political will yan. Huwag dapat tigilan, sabi niya. Teka, balita magluluto ka raw ng adobo mamaya. Opo, total nandito kayo. Dito na kayo kumain. Sige, magtatagal din naman ako rito ng isang linggo. Matikman nga yung luto mo. Paborito ko yan, adobo, sabi niya.
Akin kasi kay Tio Ronnie, yun daw kasi ang kinakain nila sa bundok. Kasi matagal itong masira. Kanin, saka yun, adobo, adobo manok o adobong baboy. Okay na okay na. Eh, gumagamit buhay mo ng asin dyan, sabi niya sa akin. Opo, Tio Ronnie, kasi pambasarap din naman yung konti lang naman. Mabuti yung ganun, sabi niya. Ba't gusto niyo ba ng may gumalat? Tanong ko sa kanya. Oo, saka higit pa doon. Meron pang isang dahilan. Toy, sabi niya sa akin. Dahilan? Ano po yun? Tanong ko sa kanya. Yung asin kasi pampalasa yan. Kaya kailangan mo tagayin sa lutuin mo, sabi niya sa akin. Kaya ano po yung sinasabi niya sa pandailan, tanong sa kanya. Nagkasingaw ka na ba yung sa labi? Kaya aksidente mo rin ba na pahid yung kamay mo na may asin sugat mo? Opo, mismo ginagamit ko sa singaw yun eh. Kasi para po mawala na ng pero mapde, para mawala na kagad, tinitis ko lang yung hindi. Minsan yung kamay ko nipahid sa sugat, sobrang hapdi rin. Sagot ko sa kanya. Yun ang pakarandam ng panlasa o mararandaman ng hindi tao. Masikit pa doon, sabi ni Tio Ronnie. O, hilang na ganyang reaction ko. Ayong kay Tio Ronnie, kapag aswang daw ang isang nilalang, ayaw nito ng miasin ng maalat. Hindi nga raw daw ito nakakaligo sa dagat kasi punong-puno ng concentration ng asin ng tubig noon. Minsan yung nasa bundok daw sila ng pangkat nila. Kaya napagtripan niya na lagyan ng asin ng atubo na hindi alam ng mga kasama niya. May isa siyang kasamaan kapag napapainkwentro sila. Yung mga nakapatay lang rebelde, wakwak ang mga laman loob nito. Tinanong yung mga kagrupo niya, wala naman daw may alam. Bawal yun, human rights, sabi niya. Pero tuwing napapalaban sila, may isa nagpapauli, yung isang kasamaan nila. Minsan, nahuli niya itong paraming inunguya. Hindi pa naman sila kumakain. Magandang paggabi. At yun na nga yung ginawa niya. Tilagyan ng asin yung kanin, yung adobo, na hindi alam nito. Kasi ayaw na ayaw daw na ito na may asin. Hindi niya maintindihan. Yung pagkakain nito, bigla itong umayaw na parang sobrang happy ng bibig niya. Nagutla siya sa reaksyon nito. Hindi lang tumuli ng pagkain. Sobrang hapte, magdamag daw itong hindi nakatulog. Kaya dinala na ulit nila pagbalik sa kampo kasi namamagana ang buong bibig. Parang nabuhusan ang asido. Doon niya napatunayan na abisa yon at aswang ang kasama nila. Si Blano, naglalagay siya ng konting asin na kaugalian na sa kanin niya at sa ulam. Namisa ko sa kwento niyang noon. Nang tinanong ko kung kanino niya nalaman yun, sa mga matatanda at sa ibang sundalo raw na kasamaan din niya. Minsan, nag-inom kami. Malapit sa may paupang boarding house. Minangupahan doon na isang lalaki, pangalan ay Pilo. Pilo, tawag ni Edgar, halika rito. Anong pulutan nyo? Tanong nito. Bago lang ito nangupahan daw doon. Sinabi namin na tuna, may asin ba yan?
Wala, bakit naman lalagyan? Ayoko kasi ng Asin, sabi niya. Kasi sige, upo ka na rito, tumagay ka lang. Mga ilang araw naman na siya nakakainuman. Nagtataka ako, ba't parang gusto niya na walang Asin lagi? Minsan, nag-iinom ulit kami. May ginagduduta ako. Naalala ko yung kwento sa akin ng chewing gum scout ranger. Si Tio Ronnie. Yung dahil magaling ako magluto, ako na yung gumawa ng pulutan, nagpresenta. Binuburan ko ng konting rock salt yung pulutan namin. Tinawag namin si Pilo, ng kasamahan namin. Umapo naman ito. Wala pang ilang saglit, tumikimeta ng pulutan isang kutsara. Paksiw na bata yun. Pagtikim niya, parang napahawak ito sa bibig niya. Iasin yan, sabi niya. Ewan ko. Bigla itong napatakbo sa loob ng boarding house. Sigaw daw ito na sigaw. Nakasasalan ng dilagid nito. Rinig narinig sa labas. Mula noon, umaskap po na ako. Mga ilang araw nagdaan, mga apat na araw, dinala daw sa ospital si Pilo. Umamangga daw ang bibig nito. Takantaka kami lahat. Nasa isip ko, paano mamamaga yun eh, wala namang kung ano nakalagay sa pulutan na yun. Doon ako naniniwala kay Chong, Itiyo Ronnie, sa kwento niya. Baka sa mga araw si Kilo, napag-alaman din namin na ang probinsya nito ay sa may Capiz. Nagkaanyayahan kami magkakabarkada, tatlo kami. Punta daw kami sa isang lugar. Sa may baryo, may miesta. Natipuan kong magdala ng asin sa bag. Naka-plastic ito. At bawat kinakainan namin, nilalagyan ko ng asin palihim. Dagdag pa ni Chong, Tio Ronnie, doon makikita yung karne kung may buhok o daliri ng tao. Kapag binudburan daw ng asin, sabi sa kanya, nakakilala niya ring sundalo. Kaya yun na ang ginawa ko. So far, wala naman nangyayaring ganun. Karni nga ng baboy o baka at mga manok ang nakakain namin. Piyastang yun. Sa medyo may bandang dulo ng bahay, medyo malaylayo sa mga kapitbahayan, napapunta kami. May nag-anyaya sa amin. Isang lalaking medyo mahaba-maba. O, bago siyang makapag-pesta rito, wala kami masyadong bisita. Sabi niya, tipunta naman kami. Mga alas 7 na ng gabi yun. Pinaganda kami ng mate na sabaw. O, mga iho, kumain kayo dyan ha. Yan ay papaitan. Mainit ang sabaw, kain na. Sabi ni Manong. Tuwan-tuwa naman kami kasi ito lang yung bahay na mayroong ganito. Muti ka na umapasubo na sa bawat laman pero hindi ko ginawa. Muti ko malimutan lagyan ito ng asin ng palihim. Manong, saan po ba yung CR? Sabi ko dun sa may-ari ng bahay na lalaki. Doon, punta ka. Doon sa may kusina. Sige po. Yung pagkatas kong mihi, nakita ko yung kaldero. Ang laki nito. Sinilip ko yon. Yun daw yung may papaitan. Sabi yung camping daw. Tumingin ako sa may paligid. Wala yung may-ari doon nasa labas. Sa kanyang mga kasama ko nakain pa. Pasimple kong binagburan ng asin ng loob ng kalderong yun. Tinalo yun. Tapos bumalik na ako sa pwesto ko.
Meron na akong asin sa kamay ko. Binudburan ko yung papaitan na nasa mangkok ko na hindi ko pa nakakain. Paghalo ko, nakitla ako sa nakita ko. May mga na-recover akong sa kutsara ko na inalaking daliri. May kuko pa. Inalo ko naman ito kanina na wala namang ganon. Hindi kaya namamalmata lang ako. Isip-isip ko. Pero hindi. Tinagalan kong paghalo yun na nakikita ko. Nangyari yun ang binagpuran ko ng asin na mangkok ngayon. Tinignan ko yung mga kasama ko. Sarap na sarap sa kinakain nila. Napahawa ko ng kamay sa bibig ko. Nakita kong kinakain nila mga daliri na. Tinignan ko yung mangkok nila. Ang pasinti kong binagpuran yung umalis-alis sila at sumasandok-sandok doon sa kaldirang yun. Doon ko nakita ang resulta. Mga laman na ito ng laman loob ng tao. Pre, halika na, balik na tayo sa pwesto natin. Gagabi na rin. Nagmamadli ako at paus na pwes. Nangatwiran lang ako ng mainit sa lugar ko. Pwesto namin. Kasi kita naman lang paus na ako. Kaya sumang-ayon na lang sila. Pagpunta namin sa bahay na tinutulugan namin, may mga nagiinuman. Nakita kong nagpupuntaan yung mga ibang kapitbahay dun sa pinanggalingan namin bahay na medyo malayo. Sigaw daw ito ng sigaw at namamaga ang bibig. Dinala ito ng mga kanayo niya o kabaryo sa isang ospital sinakay sa tricycle. Pangalong beses yun, dun na ako nakumbinsa sa kwento ni Tio Ronnie. Na totoo nga, ang alamat ng asin. Ang tinatawag ko na The Asin Chronicles. Kayo, naglalagay ba kayo ng asin sa mga ulam at kinakain nyo? Hindi nyo alam, bisita nyo pala aswang na.